Hi guys! Welcome to my channel again. Sa araw na ito, gagawa po tayo ng meatballs pizza. So, ito na yung aking dough. Overnight po, dough ang ating pong gagawin. So, ito po, hindi ko na po siya pinakita sa inyo yung paghahalo ko ng harina. Kasi may video na po ako na ilang ng kung paano ako gumawa ng pizza dough. So, ito na po yung aking naumpisahan na. So, para yung ating video hindi na masyadong mahaba. Para hindi kayo maboring. Ayan, papakinisin lang po natin siya ng hanggang sa kuminis na, mamasa lang po natin ng ganyan. Just ano lang yan, push and fold, ganun lang po. Yan. And again, kapag ka pinindot mo siya at mabagal na siyang bumalik, ibig sabihin ready na siya. Yun. Ilalagay lang natin yan sa ating mixing bowl. Lalagyan natin ng kaunting cooking oil. Normally, I use 1 tablespoon and then ating pong tatakpan. Paalsahin natin siya hanggang maging double in size. And then, ilalagay natin sa refrigerator overnight. And then, ito na po yung overnight na dough. Handa na po siya sa pag i-roll na natin, gagawin na nating pizza base. Ayan. So, maganda po kasi talaga ang pizza dough kapag siya po ay overnight. Very stretchy, napakadali po niyang mabait siya, masunurin, madaling imasa. Kasi kapag po yung madalian lang ang iyong paggawa ng pizza dough, eh hindi po talaga maganda. Ayun. At saka po kapag ang iyong dough, nakita mo na ang dami pang nakakapag tinanggal mo yung dough sa iyong bowl at nakita mo ang dami pang nakakapit na harina, ibig sabihin, hindi po maganda ang dough. So, kailangan, kapag kaya lang linisin ang dough mo yung iyong chopping board, yung iyong kneading board, o yung bowl, ibig sabihin maganda po ang dough. Iyon. So, by the way, do sa aking, yung mga basic na steps na ganyan, nandun na po sa aking pinakaunang pizza. So, from the beginning to end, isinira ko na po doon. So, alam ko kung lagi kang nakakapunta doon sa bahay ko, alam mo na kung paano gumawa ng pizza. Ayan. And then, kita mo naman, very obvious, I always talk a lot. Ang dami kong sinasabi kasi gusto ko na may matutunan ka paglabas mo ng bahay ko. Ayun. So, ito na. Itatabi ko muna yung kalahati. Kasi dalawang pizza po yan, 2.5 cups ng harina. Dalawang pizza ang magagawa mo na kapag in-slice mo ay 8 slices. So, bale, 16 slices po yung 2.5 cups ng harina and regular slice po yun, malalaki. So, iyan. Ilalagay ko lang muna doon sa aking pizza tray. Pero hindi ko po siya dyan lulutuin kasi yung baking paper po, yan po ang idadrop ko doon sa aking mainit na tray doon sa aking oven. So, habang ako po inagagawa na ganito ng aking pizza, nagpapainit na po ako ng oven tray. Para yung makapal po, para mainit na siya. And then, ko lang po ihuhulog yung aking pizza na nasa baking paper. So, para po maganda ang luto sa ilalim. Ayun. Ayan. At ito na po yung aking meatballs recipe. So, bali yung meatball sauce, siya kung gagamitin, yan i-spread ko siya. And then, yung meatballs mismo, hihiwa-hiwain ko siya. Siya kung ita-toppings. So, kaya guys, kung napanood nyo na po o hindi pa, kung napanood nyo na po yung aking meatballs sauce, so, eto po yon. Marami pong nagagamitan ng sauce na yon. Mayroon din po ako na nasa quesadillas. Ginamit ko rin siya. Sa pasta, ginamit ko rin siya. And ginamit ko rin siya sa sandwich. And lahat po yan, ipakikita ko sa inyo ang video. Kung sabihin nyo naman, ha, paano? Ipakikita ko po sa inyo. And makikita ninyo na it's very easy na kapag meron po kayo na kagaya ng meatball sauce na yan, itatabi mo sa refrigerator mo, very convenience, guys. Believe me. Believe me. Maniwala ka kay Lula, ano ka ba? Ganun. Ayun po, napakaraming gamit ko. Ito po yung aking mga pang last minute, yung medyo kapag, kasi sila, ito ng mga alaga ko, sanay na rin po sa akin, na pagka alam nila may sauce ako dyan, ganyan, sasabihin nilang, gusto ko yung pizza bukas, yung ganun. So, alam nilang mas madali sa akin, yung kahit umorder agad sila ng ano, ididipros ko lang yan at ready na. And by the way guys, yung sauce o yung meatballs, pwede po yan tumagal sa ating freezer ng 3 buwan. Basta, ang gagawin mo lang,
ipuprosin mo siya kapag bagong luto. Pero bagong luto po na hindi yung galing sa kaldero, ha? Yung bagong luto, hindi mo ginalaw, hindi mo ginawang leftover, ilalagay mo sa ilalagyan, palalamigin mo nang hanggang maging room temperature bago mo iprosin. Ilagay mo sa freezer at magiging masaya siya doon ng ilang buwan. Ganun po, hindi po siya nasisira. Huwag mo lang ipuprosin ang leftover. Ayun ang lagi kong sinasabi. Yung leftover, malinis man o ano, nagalaw na yun, huwag mo lang ipuprosin. Lagay mo lang sa refrigerator at bukas makalawa ipainit mo. Pwede na yun. Pero huwag mo ipuprosin ng matagal. Ayun lang po. And then habang ako nagdadaldal, ayan, nakita niyo naman, kahit ako'y dumaldal, kita niyo naman na nilalagay ko na yung mga toppings, di ba? So nilagyan ko siya ng red bell pepper, tsaka yung yellow red bell pepper, tsaka mushroom, and then yung ginamit ko Swiss mushroom, pero kahit guys, kahit anong mushroom pwede po, kahit yung kabuting saging dun sa amin sa Quezon, pag sa sagingan, meron kami binubunot dun na kabuting, tawag ay kabuting saging. Ang sarap noon na yung igigisa ng may talbos ng sili. Kahit po yung yung kabuting saging, pwedeng-pwede yan siguro. Igigisa mo lang muna. Ayan. So, yan. Kahit anong kabute, yan. Pwede nga po ang shiitake mushroom. Kung nasubukan nyo na ang shiitake mushroom sa pizza, napakasarap guys. Huwag mo na lagyan ng karne at yung pizza mo lasang karne kapag ginamit mo yung shiitake mushroom. So, hindi ko alam kung yung iba ang tawag is shiitake mushroom or shiitake. Ako, shiitake kasi parang yun ang lagi kong nasanay sa Japan. Shiitake. Parang gano'n. So, iyon po. And then, yan. Lagyan na ang bale ang aking pizza, lagi po siyang minsan triple or double cheese. Ayun. So, meron akong cheddar, parmesan, and then meron din akong mozzarella. So, ito na po. Sa dami kong naidaldal, hindi ko na nasa, i-bake po ng 180 degrees, 15 to 20 minutes, but depende po sa init ng oven. Kasi ang oven, iba-iba po ang init, kahit pare-pareho ang nilagay mong temperature, set mo sa 180, iba pa rin po. So, keep an eye lang. And also, yung iba gusto medyo sunog ang pizza, ayoko ng sunog. Ayoko po nang may sunog. Ayan. So, kaya nga homemade, magagawa mo yung gusto mo, diba? Ayan. So, sprinkle ko siya ng shredded na parmesan. Ayun. So, napakaraming cheese nito, pero hindi mo kailangan gawin yan. Kanya-kanya lang tayo ng paborito. Kung gusto mo isang cheese lang, okay na okay. Hindi ka pa... Gusto kong subukan na magawa ng pizza ang gagamitin ay Eden. Para alam ko na magagamit ko yun kung umuwi man ako sa atin. Oo nga. Later on, pag gumawa ako ng ano, gagamitin ko Eden cheese, bibili pa ako sa bayan. Ayan. So, ito na. Umpisa na natin, guys. Ayan. So, ready na po. Ang dami ko dinaldal. Sandaling pizza. Thank you, guys. And see you soon.